Hi mga classmates! Gusto mo ba ng shortcut para madali mong malaman kung may remainder o wala ang dalawang numbers bago mo pa sila i-divide? Yung tipong isang tingin lang tapos alam mo na kagad, ah, ito may remainder. Ito naman wala. Pwes, saktong-sakto yung video ito para sa'yo. By the way, I am your classmate, Maikin, and this time, pag-usapan natin yung divisibility rules of 2, 5, and 10. Sa palang paalala, ang mag-subscribe ay makaka-line of 9 sa card, at ang mag-skip naman ng ads ay mamemental block during graded recitation. Ready ka na? Tara, perfectin natin yung quiz mo. Before we start, intindihin muna natin yung ibig sabihin ng word na divisible. Pag nag-divide ka tapos yung ending niya ay 0 or walang remainder, ibig sabihin, divisible yan. Pero pag nag-divide ka tapos may remainder tulad nito, ibig sabihin, not divisible na. So tandaan, divisible pag nag-divide ka tapos walang remainder. At not divisible naman pag dinivide mo tapos merong remainder. So handa ka na ba na isang tingin lang tapos alam mo na kung may remainder o wala? Tara, proceed tayo. Simulan natin sa divisibility by 2. A number is divisible by 2 if it ends in 0, 2, 4, 6, or 8. So example, we have letter A, 816. Ano ba yung last digit niyan? Yes, 6. So dahil kasama yung 6 sa 0, 2, 4, 6, at 8, ibig sabihin, divisible ito by 2. Ganun lang kadali. How about letter B, 2,701? So again, check natin yung last digit. 1. Kasama ba siya dun sa 0, 2, 4, 6, at 8? Diba hindi? So ibig sabihin, hindi ito divisible by 2. How about letter C, 173,725? Nag-e-end ito sa 5. So again, hindi rin siya divisible by 2. And last, we have letter D, 9 million. So ito ay nag-e-end sa 0. Kasama siya dito, so ibig sabihin, divisible ang 9 million by 2. Diba ang dali ng divisibility by 2? Pero may mas madali dyan. Divisibility by 5. So a number is divisible by 5 if it ends in 0 or 5. In short, titingnan lang natin ulit yung last digit. So let us have our examples. Letter A, we have 135. Sang number ba siya nag-e-end? Sa 5. Dahil kasama siya dito, ibig sabihin, divisible ito by 5. Next, we have 4,020. Sa anong number siya nag-e-end? Sa 0. At again, kasama siya dito sa 0 at 5. So, ibig sabihin, yung 4,020 ay divisible din by 5. How about letter C? 32,742. Ito ay nag-e-end sa 2. So, divisible ba siya by 5? Hindi. Now, let's proceed to letter D. We have 8,080,808. Nag-e-end siya sa 8. Divisible ba ito by 5? Hindi rin. Galing ah. Ang dali ng divisibility rules ng 2 at 5, di ba? Pero ito yung pinakamadali sa lahat. Divisibility by 10. A number is divisible by 10 if it ends in 0. Let's have some examples. Letter A, we have 210. Nag-e-end siya sa 0. So, divisible ba to by 10? Aha, tama. How about 5,007? Nag-e-end siya sa 7. So, diba dapat 0 lang ang ending? So, in short, itong 5,007 ay hindi divisible sa 10. How about letter C, 29,034? Ito ay nag-e-end sa 4. Divisible kaya ito sa 10?
Hindi rin. E paano naman yung letter D? 567,890. Nag-i-end siya sa 0. So, tama. Divisible ito by 10. Sobrang dali, di ba? So, tandaan, a number is divisible by 2 if it ends in 0, 2, 4, 6, or 8. It is divisible by 5 if it ends in 0 or 5. Tama. At it is divisible by 10 if it ends in 0. Gusto mo ba maging isang human calculator? Pwes, level up tayo. Pero hindi lang basta-basta human calculator, ha? Ikaw ay magiging isang human remainder calculator! Wow! Pero ano ba yan? So pag sinabing human remainder calculator, dapat isang tingin lang eh alam mo na kung ano yung remainder ng mga numbers. Yung kahit walang scratch paper at kahit hindi ka mag-solve, mabibigay mo yung remainder. So gusto mo bang maging ganon? Maging isang human remainder calculator! Kung oo, be, tuturuan kita. So wow! 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 Pero bago yan, ikaw ay nabasbasan ng Lucky Red Ball Pen. Type perfect sa comment section para maka-100 sa quiz. Balikan natin yung examples natin kanina sa divisibility by 2. Diba we have 816? Nag-i-end siya sa number 6. So divisible yan by 2. Ibig sabihin, pag yung 816 ay dinivide natin sa 2, then wala yung remainder. How about B? 2,701. Nag-i-end yan sa 1. Hindi siya divisible by 2. So pag dinivide natin yung 2,701 by 2, then ang remainder niyan ay 1. Bakit kamo 1? Kasi automatic. Basta hindi divisible by 2, ang remainder ay 1. So let us look at letter C. 173,725. Ito ay nag-i-end sa 5. Ibig sabihin, hindi rin siya divisible by 2. So ano ang remainder pag hindi divisible by 2? Ito ay 1. Remainder 1. How about D? 9 million. So nag-i-end siya sa 0. Divisible ba ito by 2? Yes. So, ibig sabihin, pag yung 9 million ay dinivide natin sa 2, wala rin siyang remainder or remainder 0. Paano naman natin malalaman yung remainder pag nag-divide tayo by 5? So, balikan natin yung ating example sa divisibility by 5. Letter A, we have 185. Ito ay nag-i-end sa 5. Diba divisible siya? So, ibig sabihin, pag yung 185 ay dinivide natin by 5, then, wala rin itong remainder. How about letter B? 4,020. Ito ay nag-i-end sa 0. Again, divisible din siya. So, ibig sabihin, when we divide 4,020 by 5, then wala rin remainder. Letter C. We have 32,742. Ito ay nag-i-end sa 2. Tama. So, this time, hindi na siya divisible by 5. Ibig sabihin, may remainder to. Pero, paano natin makukuha yung remainder? So, pagka ganyan, pipiliin lang natin kung ano yung number na mas maliit kay 2. Tama, 0. So, ibig sabihin, isusubtract lang natin yung 2 at 0. 2 minus 0 will give us 2. Tandaan mo yung number na yan, ha? Ibig sabihin, pag dinivide natin yung 32,742 by 5, ang remainder niyan ay 2. Tama, ang galing. Next, how about letter D? We have 8,080,808. So ito ay nagtatapos sa number 8. Hindi rin siya divisible by 5, di ba? So paano natin makukuha yung remainder? Again, piliin natin yung number na mas maliit kay 8. Yung 0 at 5 ay parehong mas maliit kay 8. So, ang pipiliin natin pagka ganito ay yung mas malapit sa kanya.
In short, yung number 5. So let us subtract. 8 minus 5 will give us 3. Tama. So tandaan mo yung 3 na yan, ha? Ibig sabihin yan, yung 8,080,808, pag dinivide yan by 5, ang magiging remainder ay 3. Tama. How about remainders pag dinivide sa 10? So balikan natin yung example natin sa divisibility by 10. We have letter A, 210. Nag-e-end ito sa 0. Ibig sabihin, divisible siya by 10. Pag ganyan, 210 divided by 10 will give us 0 as a remainder. Next, we have letter B, 5,007. Nagtatapos ito sa 7. So, hindi siya divisible, di ba? Ibig sabihin, pag yung 5,007 ay dinivide natin sa 10, may remainder yan. At ang remainder natin ay yung last digit, which is 7. Next, we have letter C, 29,034. Sa anong number ba siya nagtatapos? Tama, sa number 4. So, hindi rin siya divisible by 10, di ba? So, pag dinivide ng 29,034 by 10, meron din niyang remainder, which is, again, the last digit na 4. And finally, we have 567,890. Ito ay nagtatapos sa 0. Divisible yan. So, pag yung 567,890 ay dinivide sa 10, ang remainder niyan ay 0. Try it! Put a check if the number on the left is divisible by the numbers on top. Put a cross if not. So for the first one, we have 9,406. Ready? Check natin. Since ito ay nag-e-end sa number 6, ito ay divisible by 2. Pero hindi siya divisible by 5 and 10. Next, we have 18,250. Take note, kailangan tingnan yung last digit. Ready? Okay. Since ito ay nag-e-end sa 0, therefore ito ay divisible sa 2, sa 5, at sa 10. Galing ah! Next, we have 492,115. Ready? Okay, ito ay nag-e-end sa 5. So, hindi siya divisible by 2, pero divisible siya by 5. At hindi rin siya divisible by 10. Last, we have 5,047,897. Ready? So, ito naman ay nag-e-end sa 7. Ibig sabihin, hindi siya divisible by 2, hindi rin by 5, at hindi rin by 10. Nakuha mo ba lahat? Ayos! This time, identify the remainder. Take note, remainder lang ha, hindi mo kailangang mag-divide. So first, we have 304 divided by 2. Ano ang remainder? Ready? Since ito ay nag-e-end sa 4 at ang 4 means it's divisible by 2, therefore, wala itong remainder or 0. Next question. 7,777 divided by 2. Ready? Nag-e-end ito sa 7. Hindi ito divisible by 2. So pagkaganyan, ito ay merong remainder 1 dahil automatic 1 yung remainder pag hindi divisible by 2. Next, 20,609 divided by 5. Nag-e-end ito sa 9. So, hindi rin siya divisible by 5. So, ang gagawin natin, isusubtract natin siya
either sa 0 or sa 5. Pero dahil mas malapit yung 5, yun yung gagamitin natin. So 9 minus 5 will give us 4. Tama. Next, we have 624,023 divided by 5. So ito, nag-e-end sa 3. Ibig sabihin, isusubtract lang natin ito sa 0. 3 minus 0 is 3. Last, we have 2,316,488 divided by 10. Ito ay nag-e-end sa 8. So ibig sabihin, hindi siya divisible sa 10. Pagkaganyan, kung ano yung last number, edi yun na yung kanyang remainder. Nakuha mo ba lahat? Aba, kung oo, ikaw ay certified na, matindi! Sobrang dali, di ba? Marami pa tayong videos about divisibility rules, so make sure to check them out. Till next time! Bye!